Hello, hello, hello mga palangga, mga OFW, mga langga ko dyan, kung saan man ka mga panig sa mundo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome, welcome ka mo sa akin, nga gamay nga balay. Ang saya-saya ngayon guys, alam nyo ba? Kasi nga nagpunta doon si Kalinga Brav. Kay Lola Damiana, sa wakas na gato, ragid man sa kay Lola Damiana, di ba? Makikita natin guys kung gaano gidya kasaya itong si Lola Damiana. Kasi nga, pumunta doon yung mga kaibigan niya. Diyos ko, asaya sa tala. Pati ako talaga, makadlaw, gid ko hambal ni Lola Damiana mo. Pag sanong sinabi ni Kalinga Prab na, Lola, na-miss ka namin. Sino to? Si Mayor? Tapos sabi niya, ay, ang mga kaibigan ko, kamusta na kamo? Oh, diba? Pero, gid nakakasad man kay nga, ginapangita, giyan ni Lola Damiana, si Bernador, Kuya Bal Santos Matubang, sana mapuntahan mo rin si Lola Damiana kasi miss na miss ka na talaga ni Lola Damiana. Ito guys, ang taon ta, kung gaano gidya si Lola Damiana ka kasaya na pumunta doon si Kalinga Prab sa bahay nila. Makikita mo natin talaga dyan guys kung gaano ka kalapad sa kadlaw ni Lola Damiana. Kasi nga, matagal niya dadawin hintay yung mga kaibigan niya. Na isang buwan na kung nung hindi nagadto siya, nagbisita para may tampo itong si Lola Damiana sa kay Kalinga Prab, kay Bernador. Ito guys, lang taon ta kung ano ang itsura gay ni Lola Damiana, ang saya-saya. Kumusta po kayo? Mabuti man. Si Mayor ini. Hindi pa man. Sino yan? Tanda mo ako, si Mayor. Nga si Mayor. Natatanda niyo pa ako? Anak ni Bernador. Sino yan? Ay, hindi ito mga kaibigan ko. O mga kaibigan mo, Apir. Lola Bless. Salamat po. Namiss ka namin. Namiss ka po na. Namin. Anto ka nung dumating dito. Namiss ka namin eh. Yung ako. Palagi ka nga namin iniisip. Ha? Palagi ka namin iniisip. Oh. Paano naging radyo yan? Sa'yo. Gatas yan. Gatas? Opo. Bakit mabigat? Oh, di ba mga langga? Nakita nyo kung paano masaya itong si Lola Damiana. Nakita nyo nga grabe gid ang kadlaw ni Lola Damiana. Nakita nyo yung mga kaibigan niya. Oh, matagal niya daw hinihintay yung mga kaibigan niya dumating pero ngayon lang sila pumunta. Tapos tinanong siya kung ilang tao, ilang buwan na ba, ilang araw na hindi nakapunta doon sila kang Kalinga Prab. Tapos ginsabat siya nga isa kabulan, tiambal ni Brother Rusi na batian ko nga. Insakto get, iniisip ni Lola Damiana. O, kala nyo, walang ano si Lola Damiana. Iniisip niya, dito yan, nakatatak dito sa utak niya, sa dibdib niya. Nang totoong kaibigan niya lang, walang iba, kundi si Kalinga Brava, saka si Bernador. Inahanap niya si Bernador. Bernador, namimiss ka na rin. Niya saan? Doon sa, nasa bayan. Ano sabi niya? Hindi na daw niya inaalala. Miss na miss niya na daw yung mga kaibigan niya. Oh. Sino lang kaibigan niya? Si ano lang din? Si Bernador lang, si Kalinga Prab. Tingnan niyo ang tawa ni Lola Damiana. Diba? Sadya-sadya si Lola Damiana. Grabe akadlaw kasi nga naalala siya ng mga kaibigan niya. Kahit nawala doon si Bernador. At medyo nagtampo nga siya kay Bernador kasi nga hindi na siya ginagatuan ni Bernador si Lola Damiana ta ni Kuya Bal Santos Matubang. Gatuan mo man si Lola Damiana kasi nga na-miss ka na daw ni Lola Damiana. Bala mo naman nga ikaw lang ang true friend ni Lola Damiana, di ba? Makita gin naton guys kung paano gidya kasaya itong si Lola Damiana. Ang saya-saya, nakakahawa talaga yung tawa ni Lola Damiana. Makikita gin naton kung anong pinagkaibahan kung si Kalinga Prab, si Bernador ang magbisita kay Lola Damiana kay super full power gidya, full energy gidya itong si Lola Damiana kung si ang mag-ama ang magpunta sa kay Lola Damiana, hindi katulad sa iba dira nga mga vloggers ang punta kay Lola Damiana nga parang pilit lang talaga ang tawa ni Lola Damiana. O kita nyo, damo naman mga pagkaon ni Lola Damiana. O may mga groceries naman siya. May paborito naman sa mga pakwar, may tinapay.
Ang talino ni Lola Damian na. Balaan nyo lang. Balaan niya. May gata siya. Oh, may asukal siya. Oh. May ano pa sa may yakult. May mga chicheria. May noodles. Ara, pagkaon naman ni Lola Damian na. Damo naman pagkaon si Lola Damian na. Oh, kita niya nagalit na daw si Lola Damian na kasi wala na siyang pagkaon. Ninanakaw niyo daw yung pagkain ni Lola Damiana. Sana wag yung nakawin yung pagkain ni Lola Damiana kay Lola Damiana to ginatag. Ano sabi ni Lola Damiana? Nagagalit na sa nagmumura daw si Lola Damiana kay nga wala na sa pagkaon, nagutom siya. Gipang haboy na niya mga bayo niya kagina daw. Kay gutom na siya wala sa pagkaon. Karon ara na may pagkaon naman siya. Kainin nyo na naman. Para magutuman na naman itong si Lola Damian na. Uya-uya man ka mo dabe. Para ko sa kalawasan nyo, hindi ka magtrabaho. Kung si Lola Damian na lang na yung pagkaon mo, hindi na mo boss si Lola Damian na mo. Sana lang yung mga pagkain na binigay kay Lola Damian na para kay Lola Damian na. Kakain mo kami, pwede rin kayong kumain. Pero huwag nyong ubusin. Tignan nyo, oh. Ito si Lola Damiana, kahit ganito si Lola Damiana, kita nyo naman. Malakas yung utak ni Lola Damiana. Matalino to si Lola Damiana, kahit ganyan na siya na ulanin. Oh, nagakalimot, nagakalimta na siya. Galain-lain na yung ulo, pero wala igin na mga limtan. Hindi, yung malimtan na yung mga friends, si Bernador kasi si Mayor. Tara natin mapamatud-an kung ano gibalaya ang papel sang mag-ama. Eh Lola Damian na. Nakatatak na yan sa dibdib ni Lola Damian na. Sa puso at saka utak ni Lola Damian na. Walang makakaagaw kay Bernador. Kay Kalinga Prab. Kay Mayor. Eh Lola Damian na. Kahit ano pa yung gawin nyo dyan na ibigay nyo sa kanya. Ang sa kanya lang talaga yung alam niya. Balaan niya kung sino. Isa lang gay, duwa lang katawo. Si Bernador lang kag si Mayor. Eh ano bisan na no nyo dahil kadala kang mga pagkaon. Wala kasang may mag. Wala sang may makaperde sa kay Bernador kag Mayor. Tanya nyo, pag andyan siya mga ano, pag magbisita si Mayor kasi Bernador. Grabe, ang lakas ang katawan ni Lola Damiana. Lahat lumalabas yung mga ano niya, mga hinatago niya, mga abilidad. Oh, gusto niya, may gusto daw magpatay, may gusto daw nga pumatay kay Lola Damiana. Pero bato ay ko ni Lola Damiana, oh, di ba? Daan muna kasi Lola Damiana kay Isog. Pag andyan yung mga kaibigan niyang sobrang tapang ni Lola Damiana, hindi niya na kailangan ng bodyguard kasi bibigyan siya sana ni Kalinga Prab kung kailangan niya ng bodyguard, iiwan niya si Kuya Jason. Oh, pero sabi ni Lola Damiana, hindi niya na kailangan kasi labanan niya daw yung gustong pumatay sa kanya. At sana yung mga nagnanako ng pagkain ni Lola Damiana, labanan mo Lola Damiana. Kasi yung mga pagkain na yan para sa iyo, hindi yan sa kanila. Kaya yung mga ano dyan, kumakain na nagnanakaw daw ng pagkain ni Lola Damiana, mahiya naman kayo. Ang pagkain ng matanda para sa iya, na iya, hindi niya para sa inyo. Ano, yawya ka mo? Kani lang din sa sunod. Kung ano man ang mga pagkain ng ginahatag ni Lola Damiana, blaya, tag na sa iya. Kaya iya na iya sa katigulang. Oh my God, tas si Lola Damiana. Damo naman sa stock si Lola Damiana. Nahalata ko lang bala kay Duara na subong si Lola si Dasyati Landa na gisubong nagadi para kay Lola Damiana. Kita nyo may tao na subong subalay ni Lola Damiana. Pero kung kisa agad wala na gadya tao. Dara mo gin mapamatudan. Dara mo pa talaga mapatunayan. Kung isang mabait ka na tao, maraming nang mamahal sa'yo, kahit ano pang gawin, hindi ka makakalimutan. Kahit dami nang pumupunta dun sa bahay ni Lola Damiana. Kung sino-sino pagkagadto dito, pero wala agad dyan sa may gadaog. Wala agad sa mga perde. Kaya Bernador lang niya. Lola Damiana, Bernador, amunang ginambal nga. Bisan ano pa, matabo.
O di ayin ka mang maglalabot, di kagay malimtan, pamatuo, di na iya. Pruiba na yan si Lola Damiana. Na kahit na ganyan na yung ulan, na siya, hindi ang makakalimutan yung unang taong na tumutulong sa kanya. Ang muna mo na, hindi nyo na mag-uba, hindi nyo na mapabagsak si Kuya Bal Santos matubang. Hindi nyo gina siya mapabagsak, kaya nga ah. Damo na siya yung supporter, kaya nga balaan na siya kung ano siya klase tao. Amo na siya nga tao, damo ka palangga, kaya nga ah, mabinuligon. Wala na siya nagano, wala na siya nagahulat sa kapalit kung magtulong siya sa kapwa niya. Ang importante lang sa kanya, importante sa kanya. Ang mahalaga, ano lang, makatulong sa mga tao nangangailangan. Yun. Lalong-lalo pa itong si ano, itong anak niya rin, sobrang matulungin din. May chismis naman ako sa inyong mga langga. Tungkol ito kay Brother Jose, basta nga isang tao ay mabait, matulungin at maawain ay pinagpapara talaga ng Panginoon, di ba? Oh, ito si Brother Jose pinuntahan ngayon ni ano ni Kalinga Prab. Kasi nga good news, may nag-sponsor kay Brother Jose galing Canada. Kaya saludo ako, thankful sa nag-sponsor kay Brother Jose. Sa wakas, malagyan na ng bubong yung bahay niya. Kasi nga, minamadali niya nga. Kasi nga, mga nganak na yung asawa ni Brother Jose. Wala pa silang bahay. Yung sinabi kasi ni Brother Jose, eh, kahit na daw na malagyan lang na bubong, okay na yun. Doon na sila pagtyagaan na nila doon na sila titira. Nakakatawa nga ito si si Kuya Jason, binigyan niya ng 50 pesos. Binigyan niya ng 50 pesos itong si Brother Jose. Kang cute talaga nito ni Kuya Jason. Parang mahihiyain pero cool na cool bless si Kuya Jason ha. Oh, diyan na ga guys. Merong nagbigay nga ng tulong dito kay Brother Jose para madagdag. May nagbigay nga dito ng tulong kay Brother Jose nga halin sa Canada para nga dugang pa kayo sa Yabalay. Kaya to, amo to hambal ni Brother Jose nga mabubungon lang kuno ilabalay, okay na, mapagtyagaan na nila ng asawa niya kasi yung mga nganak nga. O diba? Tapos meron pang isa doon nga nagbigay. Ang laki na ng halaga yon. Basta mo talaga matulungin ka at maawain ka, mabait ka, pinagpapala ka, binibless ka gid ni Lord. Basta mabait ka at maano ka, matulungin, o diba? Ang swerte niya, ang swerte, hindi yan hinahanap. Kusa lang yan darating yan, parang ula lang na nagabuo sa imo. Kung basta maayo ka lang tawo ni kay Brother Jose, madamog pa nga blessings nga mag-abot sa imo kay mabuot ka kag mabinuligon ikaw bisan wala ikaw sweldo pero nagabuli ka gidya sa mga tawo nga nagakinahanglan. Gani i-bless ka pagid na ni God. Basta tiwala lang kagag hindi ka magbag-o. Kaya raman si Kalinga Prab, diba? Nabatian ko man tumbal ni Kalinga Prab na na nag-advance ito si Brother Jose. Ibig sabihin, yung allowance siya siguro in-advance niya kay Kuya Rab. Kaya sabi niya, mga 140,000 na daw yung gasto niya sa bahay niya. Diba? Malaki na rin. Kawawa nga itong si Brother Jose kasi nga dalawa lang sila yung siya na lang yung naging helper doon sa bahay niya. Kasi gusto niya makatipid-tipid. At gusto din niya ni Brother Jose nga matapos iya balay mo. Ano pa gusto niya nga bisan siya na lang ang magtrabaho. Kaya wala na sila budget. Ubos na daw ko nila budget. Kaya mahal ko na. Kahit saan ka pa pumunta, mahal yung materials. At least may nag-donate sa kay Brother Jose. Madagdag na yun o malagyan na yung bubong ng bahay niya. Kaya congratulations sa'yo Brother Jose. Waiting na lang sana mayroon pang mag-sponsor sa'yo na tao para mabilis na ang paggawas ng bahay mo at ka maging comfortable laman ka mo sa'yo mga asawa kung magbatang imong asawa. Kaya God bless kay Kalinga Prab, Kalinga Team.
Good job lagi. Pagpalain kayo ni God kasi nga mga mabubuti kayong tao, mabait. Matulungin Kuya Bal Santos Matubang at sa family mo. Alam ko marami na kang bahay na pinagawa, 63 na 'di ba na bahay. Kaya sana ay marami pa yung mga sponsors na magbibigay sa iyo, tutulong sa iyo para marami ka pang matulungan ng mga balay sa mga tao nga gakinanglan sa Sambule gani. God bless us all. Stay safe always. God always guide your way kung sa din makamagadto. Ubayan ka mo sa Ginoo. Para nga kagmalayo ka mo sa ano pakahamak sa kapahamakan na amo na tani ano more blessings to come kag madampa ka mo sang ano sang blessings nga ano magabot kag para madampa ka mo sa mabuligan hindi ka mo magbag-o para damo pag sa mga supporters kay Kuya Val Santos Matubang. Thank you. God bless us all. Amo lang to. Bye-bye.